Yo, guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon, no? Pero bago tayo mag-start ng mga news natin, sasagutin ko lang muna itong isang comment sa atin, no? Kasi mukhang importante ito, idol, eh. Kaya Jeblo, isang trader lang ako nakapalaw. Bakit tatlong transaction na ikita ko sa may copy trader? 10 USDT lang muna panimula ako. 30 USDT ba mababawas if matatalo ako? Sana sagutin mo po ako. Baya comment sa inyo lang po kasi ako bumabase sa pagbibitgate. So ganito lang, madali lang to, idol, no? Ang gagawin mo kasi, halimbawa nasa copy trade ka. So magka-copy trading ka, pipili ka ng trader, no? Example, ito si Jason. Ayan, so ika-copy trade mo siya, di ba? Ito yung setup niya na, idol, no? Ito, use advanced mode mo muna. Tapos, halimbawa BTC lang muna, ayan. So, ito dapat naka-future to, ha? Kung ano yung setting mo sa future, ayun yan, para hindi ka mag-follow mismo sa margin, ay sa ano mo, sa leverage ng trader mo. Tapos, halimbawa, 30 USDT lang. O, sabi nating 10. No, 10 USDT lang yung ano mo, yung budget mo sa kanya. So, ang setup mo dito, idol, ganito, para hindi siya magmarami ng trade, no? Dito sa maximum follow, kung magkano lang yung margin mo, ayun lang yung ilagay mo. Ayan. Ayan lang yung ilagay mo sa kanya. Tapos, kung mag-stop loss ka, nasa iyo. Kung mag-take profit ka, nasa iyo. Pero kung isang trade lang gusto mo, pwede yan. Lagay mo yung, kung magkano yung margin mo, yun lang. Confirm mo na yan. Next. Tapos, ayun na. I-confirm mo na, mapupunta na siya sa trader mo, idol. No? So, ganun lang yun. No? Kung ano yung margin mo, yun lang ilalagay mo sa maximum follow. Kasi minsan, kapag naka-maximum follow ka ng ng todo, ayun yan, magmamarami siya ng trade. Alam, may maganda kasing ano yun, epekto rin yun, eh. Halimbawa, yung unang trade niya, pataas yung hula niya, no? Pataas yung hula niya, pero bumaba yung market. So, ang gagawin niya, mag-open pa siya ng isang trade para makontra yung budget mo. Hindi ka maubos dun, which is na maubos ka nga rin sa isa, pero sa isa naman, nadadagdagan ka. So, ibig sabihin, hindi nauubos yung asset mo. Ganun yung kagandahan ng nag-open ng marami yung nag-open ng marami yung trader mo, no? Ngayon, minsan kasi pag-open niya ng isa, pataas yung hula niya, tumaas din, mag-open ulit siya ng isa ng pataas para madagdagan na madagdagan yung profit mo, ganun 'yon. Pero once na biglang yung marami na 'yon, biglang bumaba ng biglaan, bababa rin lahat ng ano mo, ng open trade niya. So ganun din yung mangyayari. Pero kung gusto mong isang trade lang, kung ilan yung margin mo, ayun yung ilalagay mo dito sa maximum follow mo, tas confirm mo lang. So, ayun lang yun, idol, no? Kasi baka naka-maximum follow ka ng 5,000, ganyan-ganyan. So, ganun. Ganun lang yung ginagawa ko. So, andito na tayo muna. Bitget na nga muna tayo, mga Lodi, no? Para mabilis lang naman to. Kahapon, nag-profit tayo ng 980-something. Binili ko siya ng SHIB. Tsaka yung isang coins ko na BAT, kinonvert ko na siya sa SHIB. Kaya kung titignan nyo, nadagdagan yung SHIB natin. So, kaninang madaling araw, nag-profit tayo ng 1,400. Sa self-trade to, mga idol, ha? Self-trade natin, nag-profit tayo ng 1,400. Tapos ngayon, may nagtitrade sa atin. Ayan. So, ang nagtitrade sa atin, dalawa. Yung isa positive, isa negative. Kanina nga, negative 7 na to, eh. Nung nag-dump, negative 7 to. Kasi ang hula siguro ng trader natin is pataas. So, ngayon, nagbabawi na pataas yung BTC, mga idol, no? Nagbabawi na pataas yan. Ayan, no? Tignan natin. Ayan, no? Positive 1 na siya. So, ayan, no? Nung nandito yan, nasa negative 7 na ako kanina, negative 2 yung isa. So, ngayon, ayan, pataas na siya. So, nagbabawi na, no? So, ayan. So, everyday tayo nagbibitget. Everyday kung sinasabi sa inyo yung nangyayari dito. So, ngayon, nag-profit tayo ng 1,400. Nadagdagan yung SHIB natin. So, lahat ng ina-accumulate kong coins, galing yun sa profit natin dito sa BitGet. So, sa lahat ng gusto mag-BitGet, andyan lahat ng ng link, no? No, once na sumali kayo, mga idol, dapat gamit niyo yung code ko para makasali kayo sa Telegram namin ni KGX, no? So, pagpasok niyo doon, saan ba makikita yung UID? Dito 'yan, ha, sa mismong ano niyo, account niyo. Ayan, dito sa baba lang ng pangalan niyo, ayan. Ay, yung mismong account niyo, ayan. Ipipindutin niyo lang 'to, ikakopy niyo yung UID, tapos ipipaste niyo doon sa Telegram, sabihin niyo, "Kay Kuya Jeblo po ako." So, ayun na. Mapapasama ka na sa BitGet family namin ni Hila Idol KGX, no? So, andun na lahat ng payo, andun na lahat ng mga something, no? So, ayan. Ayun lang, mga Lodi, hindi financial advice. Kung gusto nyo lang, everyday nyo naman nakikita yung nangyari sa akin. So, nasa inyo yan, ha? So, balita. Ito na tayo. Punta na tayo sa ating mga news. Mainit-init na news, mga idol. So, ayan. Ito,
Parang sa Pilipinas lang mga idol, no? Massive amount of workers take to the streets in Venezuela to demand an increase in wages. Massive deterioration in purchasing power. So ayan mga idol, ha? Nakita nyo naman, parang sa Pilipinas lang itaas ang sahod, di ba? Parang ganun lang yan. So ayan, dami rin nila, no? So ayan mga lodi. Tapos ito, ito mga lodi, naghahanap na ng ibang mundo, no? Yung ating mga eksperto sa NASA, ayan, no? NASA has now discovered 5,241 other planets outside our solar system. So outside sa solar system natin, meron silang nakitang 5,441 with 195 of them being Earth-like. So katulad din ng Earth, no? 195 na katulad ng Earth, no? So may mga tao na kaya ron, no? May mga nabubuhay na kaya ron, no? Pero mahirap 'to eh kasi hindi pa nga tayo nakakalabas ng sobrang layo eh, 'di ba? Sa Mars nga halos ilang daan taon, ay ilang taon pa yung babyahin, makarating lang dun kasi nga sobrang lalayo. So kailangan natin ng speed of light na parang ano, na transportation, no? Yung mga teleport that may mga ganun na yan. So ang tanong, bakit ba kasi naghahanap sila ng mundo, 'di ba? Hindi pa nga natin na pupuno yung mundo eh. No? So bakit ba? Dahil dito yan mga lodi, no? Nakita nyo ba itong ating mga balita ngayon? Grabe, no? Huge asteroid to hit Earth atmosphere this week. Mga lodi, pangalawa na to. Pangalawa na tong dadaan sa atmosphere natin. Atmosphere idol, ha? Hindi sa mismong mundo natin, ha? Kumbaga hindi tatama siya sa mundo, sa atmosphere lang. Kumbaga magiging visible sa mata. Makikita natin siya sa langit once na dumaan siya, no? Basta gabi, no? So ayan, may kita natin. So siguro nga dahil di, alam nyo mga lodi, yung pangalawa na to eh. Noong nakaraan, meron na rin ito eh. So, yung mga ganito kasi nga, ano, pangyayari, hindi natin ito makokontrol eh. Once na may tumama sa ating asteroid, may magagawa ba tayo ron? Titignan na lang natin yun kung sakali. Kasi hindi natin mapipigilan yun eh. Hindi naman totoo sila Saitama, sila ano eh. Diba? Sila Goku kung mahiligtas nila yung mundo eh. Diba? Pero ito, kung sakaling mangyayari to, nako, wala tayong magagawa dito kundi magdasal na lang, no? Wala tayong magagawa diyan. Kaya siguro naghahanap na ng ibang Earth yung mga eksperto natin, no? Yung mga mas bata sa Earth natin. Kasi tayo parang nasa ano na tayo, teenager na yung Earth natin, o nasa 20 plus na kung ikukumpara, no? Sa mga tanda ng Earth. So ayan. Ito mga lodi, at bukod dyan, ito pa sa Earth din. Sa Earth din natin mga idol, no? Yan. New study claims Earth core has stopped and maybe reversing direction, no? Sabi nila mga lodi, yung core natin, umiikot din yan. Pero every 60 to 70 years, humihinto yan at nagbabago ng ikot mga idol, no? Ayun yung talagang pagkakasunod-sunod niya. Parang ganun, no? Ayan, no? The mind-boggling result suggests that Earth center pauses and reverse direction on a periodic cycle lasting about 60 to 70 years. Discovery that might solve long-standing mystery about climate and geological phenomena that occur on a similar life a similar time frame and that affect life on our planet. So, parang washing machine mga idol, no? Parang washing machine, ikot siya nang papunta dito, ikot siya nang clockwise nang 60 to 70 years. Tapos pagkahinto, babalik naman siya, ano, nang 60 to 70 years again, no? So ayun, ulit mga idol. Ano masasabi niyo rito mga lodi, no? So hindi natin alam ano mangyayari dito, no? Grabe, no? Kasi parang sabi nga nila, mas marami pa tayong discover sa kalawakan, sa ibang planeta. Mas marami pa tayong nadidiscover doon kesa mismo sa mundo natin. Sa sarili nating Earth, onti pa lang yung nadidiscover natin. No? Ayun yung sabi ng mga eksperto rin nakakilala kong mga lasenggo. Mga lasenggong eksperto. Ayan. Pag mga lasenggo, naging eksperto eh. Pag mga may tama na eh. So, ayan. Tapos mga lodi, at kung papansinin nyo itong BTC. BTC ba to? Ayan, BTC mga idol ah. Magtataka kayo, no? Kasi nung nakaraan talaga nag-double pump, nag-triple pump, tapos ngayon nag-pump siya. Tapos ngayon, medyo hindi na siya magalaw ng malaki, no? Parang
dahan-dahan lang yung galaw niya, tapos hindi siya ganun ka-volatile, no? Bakit ba, mga idol? Ito yung dahilan. Kasi merong hinihintay yung mga tao, mga idol, kaya medyo tahimik lang yan. Meron silang hinihintay. Ano ba yung hinihintay? February 1, mga Lodi, ayan. What are the chances Jerome Powell does 50 basic points hike on February 1st instead of the anticipated 25 points, no? And further torches the economy. So ito, mga idol, sa February 1, mag-a-announce ulit ng CPI report si Jerome Powell. So sabi nga nila, sana mababa na kasi nga mapalapit na yung election, eh, no? Ayaw naman nila na mataas yung inflation habang nag-i-election kasi pangit yun, mga Lodi, no? Hindi yun maganda. So, ang gusto nila, mababa lang. So, once na mababa lang yung binitaw niyan na basic points, baka mag-pump yung ating market. Kung ganun pa rin, 50, yun ang hindi natin alam. Kung mag-stable ba siya o magda-dump. Pero kung mas mataas sa 50, nako, ano na yun, bad news yun sa market. So, ayun yung inaabangan nila sa February 1. Kaya simula ngayon hanggang February 1, baka makikita nyo, yung BTC natin, ganyan lang yan. Pataas, pababa. Hindi siya yung malaking impact. Wala pang malaking impact hanggang wala pa yung CPI report, mga idol. No? Ayun lang sa tingin ko, ha. Ayan. So, ano naman ang nangyayari ngayon sa Bitcoin pa? Ito pa, mga idol. No? Ito isang magandang report din to, o good news, para sa Bitcoin, no? Sa crypto. The Bitcoin network processed more transaction value than Visa and Mastercard last year. Kahit pagsamahin mo yung Mastercard tsaka Visa, mga idol, hindi aabot sa transaction na nangyari o nagawa ng Bitcoin ngayong nung last year, nung 2022, mga idol, no. Sisipin niyo 42 trillion, mga Lodi, no? Wala pa sa kalahati kung sakali. Hindi, nasa kalahati na pala. So ayan. Grabe, no? Magandang news to kung tutusin sa crypto, no? Sa crypto. Sana magbigay ito ng positive, no? Sa market natin, mga idol. So, ayan. Kumustahin naman natin yung coins. Ay, di. Mamaya natin kumustahin yung coins natin, mga idol, ha? Punta muna tayo dito sa kay Gihos, mga idol. Dahil si Gihos ay pupunta ng Asia. Ayan, nakalagay dito. Heading to Asia. San kaya yan, Lodi, no? Sa tingin ko, baka saan yan? Sa Vietnam. Kasi, di ba, ano? Andun yung mga developers. No? So, ayan. Tapos, mga loads, yung coins natin. Grabe. Pakita ko na sa inyo yung ating coins, no? Yung unahin na natin yung SLP. Ayan. SLP natin, mga Lodi, kung papansin ninyo, syempre, dahil nga sabay sa Bitcoin. Uy, kanina, 0.15 to. Ngayon, 0.16 na ulit, mga loads, ha? Medyo nag-pump siya ng onti. Ayan, nag-0.15 dito yan, eh, oh. So, parang katulad ng graph niya yung sa Bitcoin. So, ayan, ha? 0.16, no? Mataas pa rin niya kasi nag 0.11 na yun nung last week, eh, di ba? So, AXS natin. $11,600 ba to? Ayan, 614, mga idol. Pero down siya ng 7.3%, no? So, yung SLP tsaka yung AXS, pareha silang down ng onti, no? Onti lang, no? Pero yung RON natin, mga Lodi, grabe yung RON. Ayaw magpaawat, mga idol. No? Ayan, no? 39. Kanina 38 lang to, eh. 38 lang to kanina, eh. Ayan, no? 39 na siya ngayon. Grabe. No? Merong ano, ha? Meron dito sa Telegram, ng isa pa nating Telegram. May nakalagay rito na may tip, eh. Ayan, no? Tipi na sa RON. Sa RONin, 37 to 40 pesos. No? Pwede na kayo mag-tipi dyan. Siguro ang inaasahan ng trader, ng mga idol natin dito na, once na mag-40 na, baka magbumaba na siya. So, parang ito yung high peak ata, no? 37 to 40. Pero nasa inyo yan, mga idol, ako mag-ito, 39 na, tulad nyan. Pwede na kayo mag-take profit dyan o hintayin nyo pa mag-40 or something. Pero, ang hula nila, isang gando na lang muna yung iaangat ng RON. Tapos, baka magdadump na siya. So, nasa inyo pa rin yan, pera nyo, rules nyo. Kung sino may hawak ng RON, nasa inyo yan, mga idol, ha. Tapos, punta na tayo sa ating comment, mga Lodi, no? So, sana natin sa baba, no? Ayan, Chi, ayan, hello idol, shoutout sa'yo, ha. King of Torch, shoutout sa'yo, King of Parts, ayan, puro may king, ano. Ayan, si Chi, thanks for sharing yung mga global news, idol. So, ayan, mga Lodi, no? Siyempre, yung mga trending talaga dapat i-report natin yan sa inyo. Para hindi lang Axie or crypto. Minsan nakakaumay kasi pag everyday ganun, eh, di ba?
So, yeye, tuloy-tuloy lang, sabi ni client ko, Kuya Jeblo, may Polygon Matic ka bang coins? Worth it ba bumili nun? And ano pala yung coins mo? Nasa UFC ba yun? Bala ko rin bumili nun. So, ito mga Lodi. Yung sinasabi nyo mo na UFC, ito yun, B-Chain. Partner ng UFC, no? Si Bet. Bet yan, Bet. Or B-Chain, no? Meron tayo yan. Tapos, yung nakalakas yung ano ko eh. Yung Matic, yung Polygon ko. Ayan. Naka-ano siya, naka-stake. No? Nakalak siya ng isang buwan. No? So, kung titignan mo mga idol, lahat ng mga coins, lalo na sa top 100 o sa top 10 mismo, is solid bilin yan mga idol. No? Walang patapon dyan. Tulad na itong Polygon Matic, nasa 11 pala siya. Itong Polygon mga idol, solid yan. Kasi maraming project yan, maraming NFT din dyan. So, talagang solid yan. Once na mag-bull market, kasama yan sa mga pataas. No? B-Chain, ganun din. No? Kung tatanungin mo ko kung worth it yan. Siyempre, lalo na kung i-hold mo siya. No, ayun lang mga idol. Payo lang po 'yun ha, hindi po 'yun financial advice. No, tapos idol, paalala ko lang sa mga ito. Ano 'to mga idol, importante 'to, sana mapakinggan niyo, no. Paalala lang sa mga magpi-paste ng Ronin address, nadali ako ng spyware. Pag paste ko, ibang address 'yang lumabas. Buti isang axi lang ang nadali sa akin. Double check niyo pag magka-copy kayo ng Ronin address. Pakampante ako pag copy address sa Ronin, yun pala ibang address na na-paste ko, no. So ang diskarte ko diyan dati mga Lodi, kasi dati na biktima rin ako niyan. Ang diskarte diyan sa notebook mga idol, kung meron kayong notebook, eto, ipi-paste niyo muna ron ng tatlong beses. Once na okay na siya, pag nakita niyo na hindi siya mali, saka niyo lang siya ipi-paste, lalo na kung malaking transaction yung ginagawa niyo. Dapat ganun. Siguraduhin nyo yung mga address nyo. Tama yan si Rob Hall. Idol, shoutout sa'yo. Si Jaken Bautista pala, shoutout din. Mr. D, idol, pwedeng-pwede ba makopya yung mga copy trade mo na trader, TY Idol? Ang trader ko kasi, idol, tatlo ngayon, no? Si, eto si HCSD, tsaka si Kendrick. Eto si Nine. Kanina sa Telegram namin, binanggito ni Idol KGX, kaya sinubukan ko ngayon, no? Siyempre kasi baka mapuno na siya. So sinubukan ko siya ngayon pero hindi pa siya nagtitrade. Pero itong dalawa na to, solid na sa akin to simula nung nakaraan, no. Pero hindi ko rin alam kung mababaguhin ko rin sila or baka makik ako ganun. So minsan kasi pag nakikik ako, mababa lang kasi yung ano ko, margin ko. So pag nakikik ako, umahanap na lang ako ng iba. Pero ngayon, profit pa naman ako dito sa dalawa na to. So ito yung ano ko ha, trader ko idol, pwede mo i-copy yan. Yan. Tapos, Lord, sana wala na yung point. Sana diretso 18 pesos na ang SLP. Sabi. Pag nangyari yun, nako, ang dami magpipiesta. Ang daing ano, ang daing na namang ano, motor sa kalsada. Nagbilihan na sila. Yung mga nakahold ng ano, no, ng SLP. Ang sasaya siguro ng Pilipinas, no? Ayan, yo guys, check out musta ko yung Jeblo Avid fan mo dito. Lagi nakasubaybay sa'yo. Ganda ng news mo. Nakikita, ganda ng mga news mo. Nakikita, pwede ka na mag-apply sa 24 oras. Sa TV Patrol, sabi, no? Si Rap, ano to? Rap Hapaw? Ayan. Rap Hapaw? Hindi pwede, idol, eh. Baka maging bias tayo pag dun tayo nag-report, eh. Ayoko nang nagiging bias tayo, dahil totoo lang. Yung mga balita kasi dito sa Pilipinas, idol, subukan na yan na hindi lahat na binabalita nila is totoo. Kung ano lang yung may gusto makikita, kung ano lang yung gusto nilang ipakita sa tao, ayun yung binabalita nila mga idol. Ayan. Kwento ko lang. Nung nakarang drug war, no? Meron akong kaibigan, kababata, mga idol. Hindi siya nagde-drugs. Kasinggo lang siya. Pero, ayun, nadampot siya. Tapos, ayun. Yeah? Isipin nyo yun na, kumbaga, may mga, hindi ko alam ha, pero, yun eh, kumbaga, tapos yung nireport sa balita, ano daw siya, hard killer, mamatay tao, isipin mo yung kababata ako, kilala ko yun eh. Hindi naman ganun yun, tapos ganun yung nireport, mga idol. So talagang may isip mo na kung ano yung gustong ipanood sa iyo ng news, ayun lang yung sasabihin nila. No, kahit yung sinasabi nila na totoo, hindi totoo yun. Mga Lodi, kalokohan yun. Yan. Hope soon may gusyo. Ano ba to? Nahaluan tayo ng ano ah, ng ML Lords ah. Ayan. Si Tatskit, sana ako eh, Jeb, tuloy-tuloy na ang pagangat ng SLP, no? Si Bon Aspera, pa-shoutout ng maganda kong asawa, Lodi, si Ivy Aspera. Ayan, shoutout sa'yo.
Idol Ivy Aspera, mahal na mahal ka ni Bon Aspera. Ayan, magandang araw sa inyo mga idol. Binabala ko na bumomba sa Ron last week. Sayang, nag-bull na. Pa-shout out idol, no. Hindi pa naman nagbubull mga idol, no. Baka papunta pa lang tayo doon, ganun, no. Wala pang bull market. Kasi tandaan nyo, ha, nung nag 13,000 yung BTC, 30 pala. Nung nag 30,000 yung BTC, bear market na noon, eh. 30,000 yung BTC noon, ha, bear market. So isipin nyo, nasa ano pa lang tayo ngayon, 23, 22,000. Diba? So wala pa tayo sa bull mga idol, no. Pwede pa kayo mag-accumulate kung gusto nyo. Ano masasabi mo kay Jebs nung umangatang SLP, AXS? May mga hello manager na ulit tapos nag-pomo. Ay nagpa-pomo. Ngayon bumaba AXS. May nakita na naman ako, scam daw Axie. Ayan, mga sutoy mode. Ayan. Sabi ni Yasir Arapat, no. Kasi mga idol, tanggapin na natin, no. Maraming walang alam sa crypto na pumasok nung nag-Axie. No, yung mga nagko-comment ng ganyan, talagang sila yung mga walang alam sa crypto. No, tanggapin na natin 'yon. No? At hindi naman masama 'yon, no. Ang dapat lang na ginawa nila is dahil nandun na sila sa Axie, oh, namulat na sila sa crypto. Pinag-aralan na nila. Kaya lang hindi eh. Na-stop sila doon tapos kung ano lang yung masabi na scam o kung saan lang kikita, doon lang sila naniniwala. Isipin nyo nga, oh. Ang daming na scam sa mga Lele Gold Coin, something something na ganyan, 'di ba? Pero alam na alam na 'yan na, ako, ah. Sa bagay, ako kasi parang ano eh, marami na rin akong beses na gano eh, nag-try sa crypto, no. So parang sa akin, alam ko na yung mga scam o hindi, no. Kung tutusin, pwede ko namang ano yung Lele kung gusto kong kumita eh. Nakita ko na yung dati inano na ako noon, minessage na ako noon na may mga nag-message talaga sa akin na ganoon eh, na ipopromote yung mga ganun. Pero hindi ko nga siya ginawa. Pero kung pwede ko siyang gawin, kaya lang hindi naman tayo ano eh ganoon kagahaman eh, di ba? So mababawasan pa yung ano ko niyan, yung mga nanonood sa akin pagka ganyan, no. Nasaan na ba yung mga nag-promote noon? Di ba? Wala na, di ba? Ayaw na mag-upload. Ito lang yan, idol. Ngayon pa lang bumili na tayo kasi nasa bear pa lang ang lahat. Halos wala pa sa kalahati o kalingkingan ng all-time high ng mga coins, tapos ilagay lang muna sa mga staking, hindi mababawasan ang quality o quantity ng coins natin. Bumaba man ang value pero tataas din yan kapag nasa bull run na. Payo lang. Ayan, sabi ni Mr. D. Boss, nag-all-time high nung pandemic at madaming walang source of income. Sa tingin mo, mangyayari ulit yan? Sabi ni Mismo TV, no? Mismo. No? Ito mga Lodi, ang bull market kasi yung nakaraan is 2021, which is pandemic, no? Pandemic tayo nun. Halos wala ka talagang kung imbis na ibili mo ng coins, ibili mo na lang ng pagkain dati. 'Di ba? Kasi syempre, yung alam mo naman di sa Pilipinas, yung ayuda rito laging late o kaya minsan wala pa. 'Di ba? May pinipili, inuuna muna yung mga kamag-anak ng mga nasa barangay bago muna kayo. 'Di ba? Ganun yung nangyayari. So, ang nangyayari, imbis na ibili mo ng coin, bibili mo na lang ng pagkain. So, ang nangyayari nung 2021, onti lang yung nakinabang noon mga Lodi, which is yung mga mayayaman lang. 'Di ba? Yung may mga talagang mga hold na, yung ganyan. So ngayon, hindi natin alam kung papayagan ng pagkakataon na magkapera yung mga mahihirap na ano katulad natin, no? Mahihirap na katulad natin na umaasa ngayon sa bull market. No? Hindi natin alam 'yan, ha. Kasi yung iba ngayon mga Lodi, tahimik lang 'yan. Lalo na yung mga natuto sa Axie, natuto mag-crypto, tahimik lang 'yan pero may mga hold na coins 'yan. May mga nakatagong ano yan, may mga tagong bala yan, alas yan. No? Once na nag-bull market, yun, dun mo na makikita yung mga yan, mga Lodi. No? Sana nga mag-bull, no? Sana itong bull market na to, pag nangyari to, tapos maabot ulit yung mga all-time high, nako, maraming magiging milyonaryo. Lalo na sa mga talagang tumodo sa mga coins, nako. Hindi lang dito sa Pilipinas, syempre, pati sa mga ibang bansa. Marami rin talaga ngayon na nagki-crypto na kumpara mo sa noong 2020 o 2019, mas maraming nadagdag ngayon hanggang 2023. Ang dami nag-crypto. Kumbaga yung porsyento ng mga nagki-crypto, mas nadagdagan pa. So, ayun. Di ako nakabili ng Ron, sayang, pero hindi pa naman huli. Tama naman yan. Like lang ako ngayon, idol. Have a nice day. Natatawa ako. Kapag... tatawa ako habang nanonood sa update mo. Ayan. Si Ruel Botron, no? Shoutout sa'yo. Boy Crypto, price manipulation ginagawa ng Sky Mavis dyan, kaya AXS halata, sabi, no? Sabi ni Boy Crypto, no? Ito sa mga ganitong comment, minsan nakakalito, no?
Pag sobrang baba ng coins, ang dami nagreklamo. Wala ng coins, ganyan-ganyan. Wala na, buwan na, rug pull na. Pero once na tumaas naman yung coins, makakakita ka ng mga ganitong comment. No? Hindi kayo maintindihan eh. Ang gulo nyo eh. Pag tumataas, galit kayo. Pag bumababa, galit din kayo. No? Ang gulo nyo, mga lodi. No? Hindi na lang kayo sumaya dahil nagpump yung mga coins at maraming magpa-profit, di ba? So, mindset lang ba? Mindset. Kuya Jeb, paano po yung mga may BitGet account na pwede pa ba insert referral code mo? Alam ko, Lodi, hindi na eh. Gawa ka na lang ng bago. Lipat mo na lang yung asset mo sa bago, ganun. Para makasali ka sa Telegram, idol. No? Ganun talaga eh. Ganun kasi yung rules. No? Maski nga ako dati, nung unang gawa ko, ay, hindi ako nakapasok agad doon na kay KGX. Kinausap ko pa siya. So, gumawa pa ako ng isang bago para makapasok ako doon, idol. No? Bali, yung sa asawa ko na yung luma, buti sa asawa ko yun. So, yun. Ngayon yung sa akin, yung bago na. Kaya nakapasok na ako doon. Ayan. Boss, 39 something na yung Ron. No? Oo nga, tumas na. Ngayon, 39 na din eh. Kay Jeblo, sa tingin ko, isang signos yun. Yung mga nagliliparang mga maraming uwak. May paparating na mas matinding taglamig. Crypto winter. Ayan. Crypto winter pala, no? Mga lodi kasi yung mga vulture, yung mga nakakita na ba kayo ng uwak sa personal? Yung mga malaking uwak talaga, yung kasing laki ng pabo, nakakatakot tignan yun, idol, ha? Nakakatakot lapitan. Kahit na nga may ano eh, makatitiga mo yung itsura, mukha talagang kumakain ng tao eh. Nakita ako nun eh, nakakatakot ano, tsaka ang baho niya, no? Ganun yung mga, ano, yung mga vulture, grabe. So ayan, lalo na, tapos may kita mo, ganun kadami, no? Lumilipad ako. Magtatago talaga ako pagka ganun. Ayan, unang bear market pa lang naman ng karamihan ngayon. Ngayon lang kasi namulat sa crypto dahil sa Axie. Sa susunod na bear market, alam na natin diskarte. So, tama, no? Marami talagang mga bago ngayon sa market o sa crypto na wala pang masyadong alam na unang naranasan yung pag-dump ng sobra, no? Talagang nagulat sila nung nag-dump eh. Hindi nila alam na ganun yung mangyayari, no? Pero once na matuto na sila sa crypto, ma-realize nila na ganun talaga, no? At magbabounce at magbabounce yan, no? Ngayon nga, sabi ko naman sa inyo, tatlo lang ang rules, no, mga lodi, no? Hindi mo kayang timingan ang market. Magbabounce at magbabounce back ang market kahit gano'n pa ka-dump yan. At magdadump at magdadump ang market kahit gano'n pa ka-pump yan, no? So, tatlo lang yan. Pero hindi mo talaga matatimingan yan, Lodi, no? So, ayan. Ito si Warded, mga idol, mag-ano kayo, mag-follow at mag-subscribe kayo sa mga channel niya sa Twitter at sa Facebook, ay sa ano, sa YouTube, mga idol. Meron din nata sa Facebook si Idol, no? Marami siyang news, lalo na pag sa Axie Infinity. Shoutout kay Idol, no? Ayan. Salamat sa mga news mo everyday. Sa'yo din ako, sa kanya rin ako makuha ng mga news talaga minsan, mga Lodi, no? Ayan. O Jeblo, isang trader lang ako. Ito pa rin sinagot natin kanina, no? Ayan, Lodi. Nasagot ko na yung kanina. Ayan. Malapit na midterm election sa US, meaning gaganda ang ekonomiya ng world. Ayan, sabi ko nga kanina, no? If Russia wala ng silbi ang langis nila, meron ng alternatibong ibang bansang kumukuha ng langis. It's about time for this bull run bullshit. To the Mars na. Wala nang to the moon. Ayan, no? So talaga, no? Sana nga mga lodi, mag-bull run na mga idol. No? Shoutout sa iyo, Armedo Suan, no? Armedo Suan at si Da, eto, si Scam, ayan, si Da Scam, ayan, mga lodi, no? Si Dinabster, shoutout sa iyo, no? Ayan, hindi mawawala yung mga ganitong comment, mga idol. Gumanda o pumangit man, no? Talagang masasanay na kayo sa mga ganyan. Ayan yung mga malulupit na commentor natin. Siyempre, nanonood pa rin yan kahit ganyan yung mga comment niyan, no? Idol, pwede ba magpa-plug dito? Ayan, ito mga lodi, ha? Kung may hinahanap kayong mga app na mga runes or charms, no? Ayan, no? Ito si Bernardo Calopio. Yung mga runes niya na ibibenta is Glorious Mane. Ito sa Beast. Lens of Truth, Mech. Ayan, Last Wish ba to? Neutral na. Neutral na runes to. Ata ni Idol Noonki, no? So, ayan. Charms, Scotch Tape, Mask of Frenzy, Birds, Energy Drink. Ayan, may dalawang Epic Charm din ako. For Aqua, Focus, and Bird Power. Ayan. Pero not sure kung ibibenta. Kasi baka mababa lang price.
Yung pricing ko is depende sa pinakamababang price ng runes and charms sa marketplace by the time na ma-mint ito. Ayan, no? Good luck na lang sa bibili ng Glorious Main kung paano nyo papaganahin sa arena. No? Ano ba yung Glorious Main? Mamaya nga titignan ko to, mga idol. No? Sige, Lodi. Ayan, ha? Sa mga gusto, yung mga naghahanap ng gantong runes and charms, mga Lodi, no? Hanapin nyo lang. Pag na-mint na to ni Idol, Idol, pag na-mint mo na, sabihin mo na, no? Sabihin mo, lagay mo yung ano, lagay mo yung number dito para matignan natin, no? I-ano natin yan, ipa-plug natin yan. Kay Bernardo Calopio, John Darwin of Swal, bull pala, not bear. Ayan, oo nga. Junel Nael, saludo. Idol, salamat sa info. Ayan. Shoutout sa'yo, Idol, ha? Leo J. Lilio, Kuya Jeb, gusto ko sana matuto ng BeatGate. Paano ko ba mag-umpisa? Panoorin mo yung mga link ko dito sa baba, Idol. No? Ayan, itong BeatGate video tutorial. Ito, panoorin mo to. BeatGate GCash 2. Ayan, yan. Itong dalawa na to. Yan. Kuya Jeblo, Ilubium. Pag pumatok, pumatok is 1:1. Yan. Pag tumaas, bigyan kita ng land. Uy! Idol, ha? Sigurado ka dyan. Bibigyan mo ako ng land, ha? Sa Ilubium. Meron akong Ilubium, eh. Ilan ba Ilubium ko? Apat, no? 4.2. Baba nga ng Ilubium ko, eh. Kasi yung pagbili ko ng Ilubium dati, ang budget ko, 10,000. Nasa 2.5 yung Ilubium nun isa. So, kaya apat lang yung nabili ko sa kanya. Apat something, ayan. No? Ayan. Pero gusto ko pandagdagan yan kasi grabe yung Ilubium, eh. Yung ang pinaka all-time high niya is 90,000 ba? Alam ko 90,000, eh. Check ko lang, ha, mga Lodi, ha. So ngayon, nasa 3.2 siya ngayon. 96,000, mga Lodi, no? So isipin mo, magkaroon ka lang ng 10 niyan, no? 10. Tapos magbalik siya sa 90,000, may 1,000,000 ka na. No? So ayan, baba niya ngayon, no? Isipin mo, 96%, no? Yung binaba niya, no? Yung 100 mo, bibilin mo na lang ng 4 pesos. Example, no? Halimbawa, yung binili niya ng 100, bibilin mo lang ng 4 pesos, mga idol. Grabe, ganun kababa. Sino pa ayaw mo pa, no? Hello, boss. Good morning. Pa-review naman ng Sakujira. Ano yun? Sakujira? Idol? Ano ba yung Sakujira? Ay, wala eh. Ito ba yun? Wait lang, ha. Tama ba yung spelling ko? Sakujira. O, yan. Ano ba yan? NFT games? O coins? Di natin alam, ha. O, di ba? Sige, mami, i-google natin yan, Idol, no? So, refresh ko lang, ba? May bagong comment, eh. Check natin. Eto, may isa. Meron na din akong BeatGate loads. Nag-try ako copy trading. Iniwan ko na lang. Sabi niya, nag-try ka ng copy trading, tas iniwan mo. Yan, wag mo munang tignan, no? Hintayin mo na lang. Pag, wag mo masyadong tignan. Baka may stress ka pag tinignan mo. Dapat mababa lang leverage mo, Idol, ha, para tumagal. Kasi once na mataas, nako, madali kang maubos niyan. Pero pag mababa, tapos bago ka pa lang, mayalaman at mayalaman mo yung diskarte kasi may diskarte yan every week, eh. No, so ayan. So ayun lang muna tayo ngayon, mga Idol. Maraming salamat sa nanood at sana na-enjoy niyo yung video natin ngayon, yung mga global news natin at yung mga tanong at sagot natin sa mga comment, mga Lodi. Sana na-enjoy nyo yan, mga Lodi. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo. Huwag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel natin, mga Idol. Love you all. What's up, what's up?